dinaryo para kanatun kay Mira mag-estudyante, kaya kami na para pwede andar na eskwela. Pero sabi ba kita kay Chene mag-abata, kaya no ay otro alternatibo kundi na dapa para pwede lang andar na eskwela? Ko mo featured speaker na Mindanao Vlogger Summit aki na di aton syudad si Mr. J. Haboneta de Kabayanihan Foundation donde asabele acerca con este Layag Layag community. Layag Layag un island community aki na di aton syudad donde pwede kita mira mga bata keta na dapa para pwede lang anda na di ila eskwela. Nag-start yung Yellow Boat Project nung October 2010, nung pumunta ako dito. Tapos merong isang volunteer na nag-share sa akin na nung pumunta nga sila dito during the campaign, merong silang nakita ng mga bata na naglalangoy papunta ng eskwelahan. Technically, wading siya, wading through water. So kasi pag high tide, ganun, nahirapan silang, kasi mataas yung tubig. So doon nagsimula, nung nalaman ko yung kwento na yun, na share ko siya sa Facebook account ko, at doon nagsimula yung parang fundraising campaign, at nakapaglipon nga kami ng pera para makapagbili ng isang bangka. So doon nagsimula yung Yellow Boat Project noong mga around October 2010. Tapos na turn over namin yung unang bangka noong March 27, 2011 last year. At pagdating namin dito, pag turn over namin, doon namin na-realize na marami pa palang bangka na kailangan. For causa na un post di Mr. J. Haboneta na un networking site, ya pwede le prinsipya ko na Zamboanga Fund for Little Kids, un movement para ayuda ng mga bata aki na di aton syudad. Haboneta L2T Foundation, headed by Dr. Anton Lim, yung prinsipya man raise funds para pwede ayuda ko ng Layag Layag community por medyo de magabangka para sirvi como transportasyon del mga bata si anda na eskwela. Yellow Boat of Hope Foundation was set up kay una-una L2T sa local implementer key. Now, Yellow Boat community is not limited to Zamboanga anymore. Now, we have communities na Masbate, na Lakewood, na Sibugay, na Cagayan de Oro, and the most recent is na Negros Occidental. So, may na sakop del Tsuchi Zamboanga. That's why we had to set up a separate foundation. Okay, we recognize that El Philippines, being our archipelago, there are 7,100 islands. So, we foresee that there are 7,100 potential yellow boat communities also. Iya decide al komunidad de Layag Layag kay asa mismo magabangka para mas ondrato pwede anda ang mga estudyante na eskwela. Yung paggawa namin ng bangka, yung dati sa 2011, yan ang pagbigay sa akin ni Doc Anton yung mga materialist na para sa bangka. Pagkatapos naggawa ko doon sa February ako nag-go. Pagkatapos, sa January ako nag-start. Pagkatapos sa March 27, nagamit namin ang bangka. Yun ang pagpunta nila doon sa Layag-Layag. Aki tambian kita tapwede mira kay El Spirit of Bayanihan. Bian bibo lang siyempre maski aki na di aton syudad. Specialmente alina Layag-Layag community. Siyempre, este yellow boats or talya masila bagong pag-asa, yan grande ayuda na di atong mga vivientes alina Layag-Layag. Ang yellow boat ay nag-start dito na tulong ni Dr. Anton galing sa Tsuchi Foundation. Kinakailangan namin para paghatid ng mga bata doon sa higad, papuntang eskwelahan. Tapos ginagamit namin para sa seaweeds, maghakot ng from alol, doon sa alol, papunta sa bahay, mag-seedling, mag-transport. Tapos ginagamit pag
magbinta na doon, dali nang agalagal sa higad, magkuha ng mga tubig ng mga tawan namin dito. May mga occasion ganyan, mga kasal kunwari. Pwede gamitin yung gano'n. Iya prinsipya ya kambial everyday life dal di atong mga bibiyente sa Layag-Layag. Especialmente kung al mga estudyante kita na dapa para pwede anda na eskwela, itambian kung al di ila mga mayores ke al di ila source of living, al seaweed farming. Todo ese por causa na ayuda dal di atong mga buen samaritano.